Shout out sa inyong lahat, mga ka-eShop. Ayan, shout out sa inyo. So, yung ibang mga nagko-comment dito ay may mga channel din. Pwede nyo silang puntahan sa kanilang mga bahay para mapanood nyo rin yung mga ginagawa nila. At may mapulot din kayong diskarte doon kung paano gumawa. So, shout out sa inyong lahat, mga ka-eShop. Okay, shout out sa inyong lahat, mga ka-eShop. Maraming salamat sa suporta nyo. Magandang araw. May gagawin tayo. Project. Medyo maulan-ulan sa labas ngayon. So, maambon. Kaya gagawa na lang tayo ng project dahil may tanggap tayo isang piraso, isang diband na 50 yata. So mamaya pagtapos natin gumawa ng project, bubuksan natin yan. So ito muna tayo. Yung panel na to ay galing sa Samsung. So sa Samsung na LCD, bali ililipat ko siya sa LED TV. Kaya lang, ang problema dito ay yung kanyang tikon. Yun, malaki yung kanyang tikon. Yun, so, yan yung signal na papasok sa kanya. Malaki at maraming pin. So, ang kailangan natin na board dito ay yung pang 40. 39 to 40. Pwede dito. Pero yung pang 32, hindi gagana dito yung pang 32. Pwedeng gagana siya, kaya lang pwedeng magde-demo yung screen, yung nagpapalit-palit ng kulay, pwedeng mangyari yon. Pero kadalasan maganda dito ay yung mga pang 40 pataas, pwede siya dito. So unit natin ay 32 lang. So ginawa natin dahil hindi kasi yung ating tikon, so nagbutas pa tayo dito, nagtanggal tayo ng mga kalang para maiporma natin yung ating tikon dito. Yun. Tapos sa taas niyan, dito na yung ating board. So maghahanap din tayo ng board na kung ano yung mats dito sa unit natin. So bago yan, set up ko muna yung ating tikon. Ito pa pala yung isa. Baliktad din pala yung LVDS nito. So wala na naman tayo nito. Hahanap pa pala tayo nito. Okay, so kakamada ko lang muna siya. Tapos hahanap tayo ulit ng LVDS or mag-assemble. So titingnan natin. Kakamada ko lang tong tikon natin. So yan na siya, nakakamada na yung ating top board. Yan. So okay na yung pwesto nito, nakapit na siya. Sana pasok yung ating board. Okay, ito na. May nahanap tayo ito. Titingnan natin kung ano ang logo nito pag magbukas. So, ito ay pang 40. Pero ang nakalagay dito sa likod ay, yun, Promac pala to. Promac 40 LED. So, try natin to kung oobra. Check din natin yung supply ng ilaw niya kung ano ang supply nito. Baka sobrang taas dahil 40. Pwedeng mataas ang supply ng backlight niya pag 40. So,
titingnan natin yung supply ng backlight niya. Pag mataas yan, babaguhin din natin. Kasi yung supply ng ilaw natin dito ay nakaparalol yung dalawang ilaw. Ibig sabihin nito, pwedeng 36 volts ang supply nito kung 6 volts ang isang ilaw, 6 na piraso, dalawang strip. Parallel, so nasa 36 lang ito. Pero kung naka-series to, aabutin to ng 72. So pwede natin gawing i-series, pwede din natin gawing parallel. So check natin mamaya kung ilan yung supply ng backlight nito. At kung umaandar pa ba yung backlight nito. Sana buo pa itong board na to. So kakabit ko lang siya, tapos testing natin mamaya. At mayroon din tayong LVDS na nasa kanan ang polarity. So ito, pasok ito. So yun o. So ito yung gagamitin nating LVDS. Ito, bali testing natin yung kanyang ilaw. Titingnan natin kung ilang volts yung ilaw nito. Naka 155 volts tayo sa ating backlight tester. Check natin kung ilang volts yung kanyang ilaw. Nakalagay dyan ay 30. Ibig sabihin nasa 36 volts ang supply ng ilaw nito. Okay. So nakaparallel yung dalawang strip. Ngayon, check naman na ngayon natin yung supply ng ating board. Titingnan ngayon natin yung supply ng ilaw nito kung ilang volts. Baka hindi kayanin ng ating ilaw yung supply nito. Okay, ito na. Tingnan natin yung standby supply ng kanyang backlight. Tingnan natin kung ilang volts. Okay, saksak ko lang. Yun, nasa 31. So, mataas ang supply nito, nasa 31. Ang kailangan lang nating supply ay 36 para sa ating ilaw. So, pwede naman nating baguhin yung supply nito sa 12. Pero yung 30 plus na supply para sa backlight, pwede siya sa may 72. Pwede siya i-series yung ilaw. So, gagawin natin, mas maganda siguro dito, i-series na lang natin yung ilaw. Para hindi na tayo magbabago pa ng supply nito. Pero mas matibay kung nakaparallel ang ilaw. Babaguhin na lang natin yung supply niya sa 12 volts. Lilipat natin sa 12 nito. So, ililipat natin sa 12 yan. Babaguhin natin. Sana buo yung driver nito. So, kakat lang natin yung diode dito. Kakat natin yung diode dito. Dalawa. Tapos ililipat natin yung kanyang connection doon sa 12 volts natin.
Okay, ito na. Nailipat na natin yung connection ng ating power supply para sa ilaw natin. Kasi yung ilaw natin ay nasa 36 lang yung supply nito. 36 volts. Nakaparallel yung dalawang set. Ang supply naman ng nilalabas nito, yung original niyang standby, nasa 30. So, masyadong mataas. Pwede din gawing 72 yung ating ilaw kung i-series natin ang koneksyon. Pero mas matibay pag nakaparallel. So, ginawa natin, pinutol natin yung diode dito. Yan, putol yan. Tapos, kumuha tayo ng supply dito sa kanyang 12 volts. Sa AC, 12 volts niya. So, nagparallel na. Kapit lang tayo ng koneksyon para dito sa AC 12 niya. Para magkaroon ng 12 volts din itong diode dito. So, may mga video na rin ako na ganito yung mga ginawa ko, conversion. So, marami na tayong video ng ganito. So, try natin natin yung ano. Yeah. So, nasa 13 lang yung supply ng ating backlight. Antayin natin magpa-power on. Yun, nag-backlight na yung ating unit. Naging 11 na lang siya. So, nung nagkaroon ng ilaw yung ating backlight, bumagsak ng 11 yung ating standby sa backlight niya. Pero yung standby natin sa 12 ay 11 din, no? 11.9. So, mga nasa 12 na rin yan. Yan. So, parehas sila ng backlight niya. Yan. Ah, mas mababa yung sa backlight natin. So, pero yung backlight natin dito ay yun, mataas din yung lumalabas sa ilaw natin sa backlight, nasa 39. A-adjust na lang natin yung backlight nito para maging 36 kasi masyadong mataas yung backlight niya. Tapos, titingnan natin yung picture kung wala tayong babaguin. Yun, mayroon siyang picture at wala tayong babaguin. Kasi tama yung position ng ating signal, oh. Yun, oh. So, tatak ng unit ay Oscar. Pero yung main board nito hindi na Oscar kasi kinonvert na natin sa ibang board. Kasi ang board ng Oscar na to ay Smart. Smart 32. So, kinuha natin yun dahil Smart yun. Kinuha natin. Yun. Meron na siyang signal. A-adjust na lang natin yung backlight nito. Pasukin ko muna yung remote natin. Titingnan natin kung makakuha tayo ng backlight adjustment dito. Naset na natin yung remote natin. Try natin pasukin yung service nito. Mino. 1147. Ayaw. Ulit. Mino. 1147. Ayaw. Mino. 2580. Ayaw din. Source. 1147. Ayaw rin. Source 2580. Ayun, 2580 source ang pasukan nito. So, dito tayo sa may special set. Tingnan natin. Yun, dito yung kanyang ito, special set. Dito kanyang backlight. Yun, oh. So, naka 100. Babaan natin 50. Gawin lang natin 50 yung backlight niya. Tingnan natin mamaya kung bumaba din yung supply natin doon. Okay. Mino ulit. Yan. So, dahil okay naman yung kanyang mga kulay, hindi naman baliktad, so, exit na lang tayo dito. Okay na. So, check natin yung supply ng ating backlight. Titingnan natin kung bumaba. Dahil nag-adjust tayo ng backlight sa service. So, tingnan natin kung bumaba din yung kanyang backlight dito. Dapat bumaba din yung supply ng ating backlight. Yan. So, ito. Check natin. So, meron na lang siya ang 35. Dapat 36. 35.7 pero medyo mataas pa ngayon. Pero okay na yan. 35.7. Okay, bumaba din yung backlight niya. So, okay na yung unit natin. Natatakpan na lang natin to, tapos kahanapan natin ng paa, tapos okay na siya. So, ganito lang pag nag-assemble, gawa ng paraan para lang magamit yung unit or makapag-assemble ng unit,
So, ayusin din natin to. Tapos, tatakpan natin. Tapos, ayos na. Okay, ito na. Testing na natin siya. Yun, may ilaw na siya doon, no? Ayun. Wala naman siyang logo na lumalabas, kaya okay lang. Hindi naman kita kung anong logo ang lumabas. So, pwede na yun. Medyo maulan-ulan lang yung ating sagap sa antena. So, okay naman siya. Try natin ang loose. Yan. Yun, no? Okay na. So, ganun lang. Pwede siya. Basta marunong ka lang dumiskarte. Kahit pa paano ay pwede siya gawa ng paraan. So, okay na yung unit natin. Hanggang dito na lang yung video ko. Sa susunod ulit natin na video.